Good evening, guys. Date today, December 11, 2020, 10:32 PM. So, bale, mag-share lang ako, guys, ng isang indicators na ano ba tawag ito? Nakita ko. And i-share ko na rin sa inyo kung ano yung trading plan ko, kung paano gumawa ng trading plan pala. Actually, hindi ko i-share yung sarili kong trading plan kasi baka alam nyo na yung kumbaga hindi maging profitable sa inyo and masisi pa ako, no? So anyway, parang i-share ko na din naman siguro kasi halos ganun lang din. Pero I will use different indicators, which is good. Nakita ko siya. May nakita kasi akong isang indicators na pwedeng pakinabangan and free sa TradingView. Free lang siya, guys. And so, ayun, simulan na natin. Ang unang i-discuss or i-share, so is yung indicator na sinasabi kong nakita ko. Hindi ko naman na-discover kasi hindi naman ako yung kung ano, baka sabihin ninaangkin ko yung indicator. So nakita ko siya. Actually, it's a indicator strategy. Meron siyang signal kung kailan magbabuy and kung kailan magsisell. So bali, i-enhance lang natin yan using our next topic. So, bali, ayan, nakay BNB tayo ngayon, BNB USDT. So, ito nyo itong chart. Tanggalin mo nga yung MACD, moving average, tanggalin natin yan. So, ayan, clean chart. And this is our resistance, becomes a support. So, kumbaga ito yung tinatawag nila na major resistance. For me, this is a major resistance and support. Kasi dito makikita nyo, guys, dito kumbaga ito yung battleground ng mga buyers tsaka sellers, which is I'm expecting na i-reject siya dito para tumaas tayo. So one day time frame pala tayo, guys. Makita natin one day time frame. So ito. So kumbaga ito kasing area na to, guys. Ito, zoom natin. Ito is parang nasa consolidation area pa lang tayo dito. So this is a consolidation area for me lang. So yung titignan natin yung MA20, parang MA moving average kasi natin, parang bugbugan pa lang yun eh. Moving average. Bago tayo mag-start ng discuss. Ayan, kitin nyo, ayan yung moving average 9, parang bubutasin niya tapos babalikan niya, bubutasin, parang kumbaga consolidation sideways. And yung market niya ni BNB, and try natin si 20. So ayan, may nakikita ako dito na pwedeng short position, pero naghihintay pa ako ng mas malakas na confirmation. Kasi, ayan, didiscuss ko yun naman pagka sa next topic tayo. Based on market structure pa lang kasi parang, ano, candle. So, yun, breakout tayo sa MA50. So, baka siya.
So, yan. I'm expecting na magda-down na tayo kay BNB. Nangyari? 200 na lang. 200. Ito na si 200. May 200. Ta-da! So, yun. So, maybe this is a pullback for BNB. Hindi ko lang sure guys ha, pero tingin ko pullback to kay PNB. Kumbaga ito yung ABC niya siguro. Siguro lang kasi alam niyo hindi tayo Elliott Wave trader. Mali, naging worse yung trade natin ngayong week kasi ewan ko ba. I broke my own rule. So, dahil sa Elliott na yan. Actually, hindi ko alam. Nalugi tayo ngayong week, guys. Lugi. Lugi. Lugi ang trade natin ngayong week. So, eh, back tayo sa topic natin. Share ko sa inyo is yung indicator na may signal. So, eto guys. First, search nyo si Hulsut. Yun. So, makikita nyo dito guys, Hulsut. Pwede nyo piliin itong si ito na ta, kay Dash Trader Hulsut Strategy. Tingnan natin. Makikita nyo kay, so yan, makikita nyo guys. Makikita nyo meron tayong buy tsaka sell signal, which is maganda, di ba? Kasi parang meron na tayong easy, kumbaga easy setup ng easy setup ng ano tawag dito? Ng mga indicator. So, hindi na natin kailangan maghanap ng entry, ng exit. Pero kan guys, ang makita nyo dito, Hulsut Strategy Long 2016. So, more on long position siya. Pero pwede nyo naman sigurong sabayan yung signal niya ng sell kung yan, nag-responding na yung Google Chrome natin. So, pwede naman siguro natin sabayan ng short position pag nag-signal yung sell. So, ayan guys, makikita natin dito guys. Yung win rate ni Hulsut dito sa ating trading view, makita nyo dito sa baba si strategy tester. Shit, naghahang tong Google Chrome ko guys, pasensya na guys ah. Bagal ata yung net ko. So, yeah, firewall is up, accept the risk, close. My God. So, ayan, hintayin lang natin. So, ito guys, meron na siya kasing backtest yung sa trading view. Pagka nag-click ka ng mga katulad nito, mga indicators na strategy, may mga signal na to buy and to sell, meron na siyang backtest. Click nyo lang tong strategy tester. So yan, makikita nyo guys. So ito, pakapakita ko sa inyo ang taas ng winning rate niya guys. Tingnan mo ang taas ng win rate niya. Pero kasi ito guys, parang nag-start siya nung 2016. So, it's 16, 17, 18, 19, 20, 21. Mag-5 years
5 years na yung eto, si Whole Suit. Kasi 2016 siya nag-start. So, 5 years na, which is mag-100% na siya. So, in that case, so siguro eto. Kaso puro long lang kasi ito, guys. Makita nyo, walang short. Long position lang talaga siya. Makita nyo yung gross profit nyo, 270.21%. Kaso yung gross loss niya is 172.99. So, mataas siya, guys, compared dun sa mga nakita kong mga strategy na mga indicators. 0.4, yun lang yung kanilang... So, eto kasi daily time frame. So, ayan. Largest win trade, 204%. Largest losing trade, 30.4%. Diba? Ang kwan niya, ang laki nung difference. So, average bars winning trades, 39. Meron pa dito ilang win trades. Ito. Total trades, number of winning trades, 11, 13 number of losing trades. Then, percent of profitable. So, ito, average win trade, 24%. Average loss trade, 13%. So, di ba ang taas nung kanyang... Ito, makikita rin natin ang net profit. Ito na yung net niya kasi nabawas na yung loss, yung fee. Tapos tingnan natin sa lower time frame. Napapansin ko kasi dito, guys, parang the higher yung time frame mo, mas accurate yung win rate mo. So ito, guys, oh, ang laki ng profit niyo. So 449%. Yan yung 4 hours ng time frame niya. So 1 hour. So 1 hour, 133% profit. So yan yung profit niya, the whole, from 2016 until now. Kasi parang nakita ko dito kasi parang 2016 to 2030 yung coverage ng kanyang indicators. So ayun, guys, ang gagawin na lang natin ngayon is enhance para mabawasan yung ating losing trade. Tsaka siguro ito mga swing, kumbaga ito yung mga sinasabi nilang swing trader. Tingnan na natin yung 1 week. So yung 1 week niya mababa lang. May ilang trades lang to, no? So, 29.5. So, nakita ko pinakamagandang gamitin to si 4 hours. Pansin nyo, guys, kanina. Check natin. Balik tayo 4 hours. So, yan, 4 hours. Mataas yung kanyang winning rate. Dito kayo. So. Pero, guys, huwag nyong... Pagka gusto nyong gamitin, i-backtest nyo muna para makita natin. So, ako kasi dito, ginamit ko na siya. Pero spot. Sa spot lang, which is puro long entry lang talaga siya. Okay naman siya. Profitable naman. Pero more on kay Ethereum lang ako nag-entry. Hindi ko pa kasi masyadong natatry na mag-hold. So, ayan, guys. May mga signal siya. Pero hindi ko na kasi hinihintay na mag-signal yung sell dito. So, parang ang ginawa ko na lang sa kanya is nag-antay ako ng buy signal. Para kay buy signal dito kay Ethereum. So, dito sa gamit yung ating whole suit. So, once na nag-signal siya, so, magbabaya ako. Yung magiging cut loss ko is yung below dito sa
previous low. So ito, kumbaga, dito ako nag-entry, ito yung cut loss ko, which is okay naman siya. And nagkakat lang ako kasi agad-agad once, kasi nung unang nag-entry ako dito, guys, actually lugi talaga, kasi katulad para mga ganito, babaya ako dito, tapos once na nag-touch yung eto, hindi kasi nagsiset ng stop loss nun, guys. Ang nagiging exit trigger ko is, or stop loss trigger ko is yung candlestick na magta-touch dito kay Hulso. Kaya medyo kumbaga na nasi-shake yung mga entry natin. So anyways, maganda to, guys, kung makikita nyo ang ganda ng ganyang strategy. So siguro i-add nyo na lang yung mga ibang indicators nyo para ma-enhance yung kanyang winning rate tsaka ma-minimize yung losing trades. So ayun lang, guys. Ngayon naman, i-discuss ko sa inyo, i-share ko kung ano yung magandang gawin. Ano ba tawag dito kasi? Para ma-enhance yung ating emotion sa pagte-trade. Kumbaga, kung paano mag-create ng trading plan sa para ma-enhance yung ating trading plan, yung ating winning rate. Gagamitin natin ngayon dito si Hulsut. So, para mas mapabilis lang, no, guys. Actually, ginagamit ko dito sa trading plan na dito is si MACD and Moving Average. So, ayun lang naman yung ginagamit ko ngayon. Basic. Actually, yun lang talaga. Dun lang talaga ako sa basic. And kaya nakandalugi-lugi nga tayo ngayong week dahil nga nag-aaral tayo mag-Elliott Wave, which is not very profitable para sa akin. Ito kasi yung sinasabi nila na ano tawag dito? Yung kumbaga hindi nag-take nung course pero gusto niya maging master agad-agad. Ma-master yung course agad-agad. Ako kasi hindi ako nagtitake ng mga paid course. Ayaw ko ng mga ganun kasi parang hindi naman tayo nagtitrade ng mga million-million dito sa crypto. So, actually, pero okay naman siguro sana mag-invest, kumbaga investment na lang siya. Investment na lang sa trading. Na-addict talaga ako kasi dito sa Elliott Wave. Kumbaga parang may napag nakikita ko yung market, up and down, pinaplatan ko na yun ng 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. So, pero sa totoo lang, guys, hindi ako profitable kay Elliott Wave. As of now, kasi, pero I'm still trying my best to, siyempre alam nyo na, matutunan. Kasi ang ganda talaga ng Elliott Wave, guys. Hindi ako profitable kay Elliott Wave pero nagagandahan talaga, promise. Kumbaga same with market structure. Tapos ang parang feeling ko kasi ang accurate ng mga entry, mga exit, kung kailan yung mga pullback. Yun yung gusto ko sa Elliott Wave, kung parang nalalaman. Yun yung talagang gusto kong matutunan sa Elliott Wave, which is pinagtsatsagaan ko talaga manood ng mga video, magbasa ng mga kung ano-ano dyan, Google. So ayun na nga. So yun lang ang ating patalastas. So back tayo sa pag-create ng trading plan. Siguro sa one day na lang, one day time frame muna tayo. Ang kwan kasi, guys, sa pagte-trade, kung natatalo ka, kailangan mong mag-rest. So, R-E-S-T, rest. Ngayon naman, guys, bago ka mag-entry or sumabak sa gera, kailangan mo ng plano, which is
rest pa din. Para sa akin, tawag ko kasi dito sa akin rest. So, pahinga. Kailangan lang pag nagtitrade ka, kailangan lang pahinga, relax, ganun lang. Kung mga, pag matalo, okay lang. Pag nanalo, di, very good. Ganun lang tayo, guys. Relax. Kumbaga, para maiwasan yung pagkabaliw sa pagtitrade. Yung mga, ano ba tawag dito? Stress, emotion, para mabawasan yung ating emotion sa pagtitrade. Kailangan natin ng rest. So, ano nga ba yung rest? So, ako guys, ang rest, ang R is stands for rules. Ito na guys, bali ito na kasi yung kumbaga. So, yan, ma-explain natin guys ah. Hindi ko na sana i-explain to. Rules and ang E is and 3. S is stop loss, so and so alam nyo na yung T, target profit or take profit. So take profit, so sumadaling salita, rest, so pahinga. So ang plan ko kasi guys, yan yung mga kumbaga, yan yung trading plan ko. So, kung wala yung mga yan sa charts, sa market, hindi ako mag-entry ng trading. Pero, ang nangyari kasi ngayon, kaya nabanggit ko yung Elliott Wave kanina, brinig ko yung sarili kong rules, which is the R. Yun yung number one. So, brinig ko siya. Hindi ako nag-stick doon. And, ayun. Lamang yung talo, kaya lugi. And anyway, kumbaga sabi nga nila, charge the experience, that's your enrollment fee in trading. So, pang tuition fee in trading, sabi nila. Pero, mababawi naman in time. So, ngayon, nasa spot lang muna ako. Kasi medyo naging emotional ako ngayong week. Kaya, alam mo na, iwas-iwas lang para hindi malugmok yung ating portfolio. So, ngayon guys, ano nga ba yung rules? So, rules. So, kumbaga, ito, gamitin natin si... Sa mga trader kasi guys, meron yung mga rules, may mga tinitignan yan sa isang chart, sa isang market, bago sila mag-entry. So, yun yung tinatawag kong rules. So, kumbaga sa atin, gamitin natin si Hulsut. Ano, Hulsut ba yan? O Halsut? Or, basta si Hulsut. So, ang rule, kumbaga, gagawa tayo. I-share ko na lang to guys, para ma... tawag dito. Ma-enhance nyo itong indicators na to and mabacktest nyo siya. So, ang whole suit, guys, is long position lang siya. So, magbabase lang tayo sa mga long. So, yun lang yung ating first rule. So, long position, whole suit. Long position lang tayo, guys. Long. Dating ko, long ha. Para maglagay. Rule. So, ang rule natin dito kay Hulsut is number 1. Uptrend, syempre. Uptrend. So, paano malalaman kung uptrend? Syempre, pag nag-buy, signal na siya. So, yan yung trend. Parang pataas na siya. Ngayon, guys, pag nag-buy signal na siya, so idagdag natin yon, buy signal, full suit, buy signal. Saan na napunta yun? Ito. So, number 2, full suit, buy signal. So, yan siya. Yan yung mga rules natin. So, ano pa? Kailangan nating makita ng breakout. Which is yan. Kasi si Hulsut guys, nagbabay signal yan sa baba nung ating ito, itong line ni Hulsut. So, dapat yung ating buy signal is above Hulsut para uptrend talaga tayo. Diba? So, yan na yung ayun na yung magdagdag na lang natin dito.
trend, uptrend, candle above pulsot. So yan. Number 3, buy signal above. So yan, so may tatlo na tayong rules. So ano pa pwede nating idagdag dito? Dadagdag ko na yung akin, yung rules ko sa moving averages. So, ang aking rules kay moving average. Parang moving average na rin kasi siya, guys, 'di ba? Kung nakikita niyo. So, nakikita tayo dito, breakout above this line kay Hulsut. So, pag nag-breakout tayo, guys, ang expected ko lang mag-recreate yan ng first high. So, high and a pullback. A pullback. Yan, so pullback. Ngayon, yun yung kay moving average ko. Ngayon naman guys, gagamitin natin yung same rules kay Hulsut. So, ang rules natin, ano ba yung rules natin kanina? Ang rules natin kay Hulsut is uptrend. Uptrend tayo. Makikita natin niya kung mag-uptrend kasi mag-green na yung ating Hulsut. So yan, dito pa lang may trend na pataas siya. So yan. Tapos Hulsut buy signal, may buy signal tayo. Check. And Hulsut buy signal above Hulsut. Buy signal above Hulsut. So check. Ngayon guys, itadagdag natin dito. Number 4, retrace, pullback, and breakout. Pullback. And break. Ito guys, itong pullback and break, ginagamit ko to sa moving average. Try nyo to sa mga higher time frame, mas accurate siya sa 4 hours and 1 day. So, yan lang guys, pullback. And breakout. So, ayan na nga. So, ngayon, meron na tayong tatlo. So, kailangan natin yung number 4, si pullback and breakout. So, ang pullback natin, meron na tayong high. Kasi yung hinanap natin dito is mag-create ng high din. Yung katuloy yung sinabi ko nina sa una, mag-create siya ng high and a pullback. So, nakita niyo, nagka-pullback siya. Pullback. And then, maganda rin itong naging nangyari kasi hindi siya nag-close below the Hulsut and a breakout. So, ayan. So, nakita natin, nagka-breakout na siya. Clear breakout. So, meron tayong entry signal. So, yan na tayo mag-entry. So, yun. Meron na tayong apat. Napapasok naman tayo dito kay saan ko ba pwedeng lagay ito? Ano na? Kay rules. Buhin natin yung rest natin. So, madali na lang yung mga susunod kasi meron na. Ito lang naman yung ating titignan guys, yung pinaka. Kumbaga, kaya number 1 yan kasi ito yung ating mga key points. Para makapag, mabuild naman natin si E. So, entry. Entry natin is breakout. Yan lang yung entry ko guys, break out. So asan yung ating breakout dyan, di ba sabi ko kanina pullback and breakout. So eto yung entry signal natin, etong candle na to. So dito tayo mag-entry sa close pag nag-close yan kasi
dapat mag-close siya above dito sa high nito. Kasi kung tulad nito, kumbaga, binutas niya pero hindi siya nag-close, hindi pa siya nakapag-break. And magiging stop loss natin is below nung create niyang low. Ito. So, mga dito, gumitan nyo ng ATR ba yan? Average true range para sa stop loss. Yan. So yan guys. Or pwede na naman kayo kung gusto nyo breakout and retrace. So, kumbaga gagamitan natin siya ng fib. Lagyan din natin nung so, kumbaga ito yung ating 1. Pero nasa sa inyo na guys, ha? Ginagawan ko lang ito ng example para makatulong sa ating trading plan. Retrace number 2, fib, retrace at 0.618. So, titingin tayo ng ganyan. So, pag nag-breakout siya, mag-plot tayo ng Fibonacci para makita yung entry. So, mayroon tayong low, swing low, and 2, swing high. So, ang magiging entry signal, ang sabi natin sa rules, sa entry points natin is breakout. So, breakout, fib retracement at 0.618. So, asan yung ating 0.618? 0.618 is around dito. So, yan. So, 383.38. So, yan yung ating entry. Ang magiging exit naman natin ngayon, stop loss pala. Dito naman tayo kay S. So, stop loss. Stop loss. So, number 1 is below the low. Stop loss. Ano pa ba? Pwede nating ilagay na one nating rules sa so, stop loss. Pin ko wala na. So, kumbaga ganyan na lang. Or, kaya na bahala guys kung ano yung lalagay nyo dito. Ngayon, ang magiging ang maganda dito guys, yung target profit, ito rin yung ating parang challenging target profit. Ito guys, kailangan lang natin ng kumbaga consistency lang dito guys para maging, kasi yung iba, actually ako nung una hindi talaga ako consistent kumbaga pag may nakikita akong ginagamit nung iba, ay try ko nga to magtitrade ako, gamit to kaya yun, hindi may mga panalo na pero kumbaga lamang talaga yung talo katulad nung gumamit ako kay Elliott. So feeling ko alam ko na, feeling ko tama, feeling lang pala. So ayun, ngayon ang ating pinaka last is target. Ito mahirap din kasi guys yung target profit lalo na pag nakabantay ka sa market and nakikita mo yung move ng market papalapit na dun sa target profit mo, so parang na kumbaga yung utak mo, yung paningin mo, yung mga isip mo gumagalaw na yan yung nakikita mong pasulong pa lang siya yung ano tawag dito bubumbuin niya na yung target profit mo. Actually, sinasabi ko to guys kasi ginagawa ko to and hindi siya advisable talaga guys kasi this is one of my mistakes kaya siguro na kumbaga i-share ko na lang din para siguro alam, kung may gumagawa man iwas-iwasan na. So ayun, pagka ganun guys yung papalapit na kumbaga ito yung target natin, itong high na to, ito lang yung target natin. Kumbaga, kailangan natin maging consistent. So, kung ito yung sinet mong target price at yun yung sinet mong stop loss, consistent ka dapat. So, kung na-hit niya yan, out. Kasi, guys, hindi natin alam yung market.
Ang problema kasi guys, pag nakatutok ka sa market talaga, yung nakita mo ito, kumbaga ito, paano ba i... Kaya tayo, replay. So, replay natin. Kumbaga, dito tayo. Ayan. So, ayan guys. So, nag-entry tayo. Ayan yan. Ang target natin is ito. Itong, yan. So, 40.90. Kumbaga, kailan ba to? Parang 1:2. Risk reward ratio. So, parang ganun. So, yan. Ngayon guys, nakatutok ko sa market. Kumbaga ngayon, nakatutok ko sa market. Binabantayan mo siya. Yan. Yan na yan. Nakita mo siya. Papalapit. Papalapit na ng papalapit dun sa ating, yan, sa ating target price. So, ngayon, ang gagawin mo, iniisip mo, lalo may nakita ka pa ditong retest. So, iniisip mo, baka mag-breakout, magtuloy-tuloy. So, i-adjust mo ngayon yan. I-adjust, itataas mo ganyan. Kumbaga, baka abutin niya pa itong ganito, ganyan. So, taas natin na ganyan. Yan. Ang maganda dito, guys, dito pa lang, natamaan na yung target natin. So, exit na sana tayo dyan, no? Ang problema natin dito, guys, pwedeng tama tayo, kasi ang nasa mindset na kasi natin dito, sayang. Kumbaga sayang yung pump pa niya. Kumbaga baka magpump pa siya, sayang naman yung kikitain pa, di ba? So tama naman, kasi sayang nga. Ang problema ngayon guys, what if mali, di ba? Kasi ang kalimitan kasi guys, napapansin ko, kumbaga, saglit lang, low back tayo. Charge ko lang. So, yan. Ah, okay na. So, yan. Balik tayo. Kalimitan kasi guys, napapansin ko, lahat naman to sa mga trader, sa mga losing trade, sa mga winning trade, winning traders, or sa mga kumbaga winner, loser, mga ganun. Napapansin ko naman to kasi sayang, kumbaga sayang, yun ang pare-peras naman lahat na binabanggit natin, sayang. So, kasi eto guys, eto na nga sabi ko, diba, eto yung target natin kanina, sa around 490. So, yun, around 490 yung target price natin. Dito pa lang, nakapag-exit ka na sana. And inasahan mo, baka tumaas. So, baka tumaas. So, possible naman kasi yun nga yung iniisip mo eh. In-anticipate mo na baka tumaas. Which is, hindi naman pinapakita ng market. And, what if nagganyan, bumalik. Diba? Ayan, imbis na panalo ka, na-hit pa yung stop loss mo. 'Di ba? So ang kalamitan naman na ginagawa ng iba, pagka nagkakaroon na ng move yung market, sinusundan na nila, kumbaga trinitrail. Nagtitrail na sila, kumbaga yung stop loss nila from here, adjust nila to i-adjust na nila sa entry nila. Tapos pagka nagkaroon na ng breakout, i-adjust na naman sa mga lows, mga ganun. So, pwede naman siya. Pero, pinaka-the best talaga guys, stick ka sa plan. Kumbaga, kung ano yung target mo, yun na. Kung ano yung risk-reward ratio mo, yun na. Ayan mo na, kumbaga, katulad nito, kumbaga, nag-pump pa yan, papump to, di ba, nakita naman yun, ayan, nag-pump. So, yung pump na yan, ayan mo na. So, kumbaga, ang tawag dyan, parang, kumbaga, bonus mo na lang yan, kung nasakyan mo pa to, eh di bonus mo na lang to, or mag-re-entry ka na lang. Kumbaga, ito yung target profit, ang target profit mo ito, diba? So na-hit, nag-TP out ka na. So ang panghintayin mo na lang ulit dito is, dahil nga meron na tong resistance na to, hintayin mo siyang ma-break. So break out, another entry ulit siya, diba? So kumbaga, nag-create siya ng high, eh nag-create siya ng low, high, low. So pwede ka dito pa lang, pwede ka lang mag-entry ulit, di ba?
nag-pullback na rin siya itong dalawang candle na to. Pero minsan kasi hindi ko sinasakyan niya 2 candle, mas gusto ko yung 3 candles na pullback. Tulad nito kanina, may 3 candles tayong pullback. So mas strong yung ganun. So pero pwede naman yan, gawin mong entry signal ulit to. Kaso, ang kung problema dito, meron tayong resistance. So yun na gawin natin, di ba? So, breakout and pullback. Breakout. So, ang rules natin, uptrend. So, meron. Problema kasi mababago yung rules, di ba? Makikita mo dito. Ito yung mga rules natin, no? Andito lang siya. Serya na to. May mga makikita ka dito, rules, entry nung, kumbaga, entry signal. Ayan, mga ganun. So, kumbaga, sabihin na nating nasa uptrend naman tayo, pasok yung isang rule natin. Diba? So, ang titignan na lang natin is, may pullback din tayo. Diba? Konti, maliit. Pullback and breakout. Ngayon naman, ang hanapin na lang natin is yung ating entry, di ba? So, magpro-plot ulit tayo ng FIB extension. Which is good, kasi parang retest na rin siya, di ba? Ayun, retest na rin dito sa ating, ito guys, nga pala, disclaimer lang, hindi ko nasakyan to. Pinapaliwanag ko lang po kung paano gamitin si whole suit at saka ma-enhance, paano mag-create ng trading plan. And, ayan. So, ayan, play natin ulit. So, ayan, na-hit yung ating entry. O, di ba, kung makikita mo, hit yung entry mo. Ngayon naman, ang magiging, siyempre, pag na-hit yung entry mo, ano na naman yung magiging target mo? Di ba? Ang target natin kanina dito, kumbaga, ang risk-reward natin na ginawa dito, risk-reward, ang take profit, target profit mo is, kumbaga, ito yung risk-reward mo. 1:2. So, tama ba? For 2:1. Kumbaga, 2:1 nata. 2:1. So, kumbaga, nanalo ka ng 2, matatalo ka ng piso. So, parang ganun lang yung target profit mo. So, parang ganun yung ating magiging scenario dito. Ngayon, sa second entry mo kasi, hindi ko na kasi masyadong ginagawa to kasi minsan pagka yung mga third, kumbaga yung mga pangatlong breakout na parang mahina na siya. Napapansin ko lang yun guys, yung mga pangatlong breakout, mahina na siya. Maliban kay BTC, yung sa one day ni BTC guys, pa yung super parabolic niya nung nakarang mga buwan. So, ayun guys. So, meron na tayong target and yung stop loss pala guys. Ang stop loss naman natin ngayon, pag nag-entry ka dito sa breakout, sa pullback, pag stop loss ka dito, below nung ating previous low. So, yun yung magiging stop loss natin. So, okay naman siya, hindi naman siya na-hit. Ang problema mo dito, kung paano naman yung magiging target profit mo. So, 1:2. So, 1:2. May 1:2 ba to? Wait lang guys. Long position. Ang entry natin is ito. Ito yung kanina, di ba guys? Ito. So, stop loss natin is ito. Kailangan na kung ito yung ating target profit, yung high, 20% is to 16%. So, kumbaga, 1:2, 1.4. So, parang ganun. Mas, ano ba tawag dito? Okay naman siya, mas malaki pa rin yung ating gain kaysa sa loss. Pero, medyo dikit lang. Halos 1:1 na lang din. Parang mas lamang lang yung profit ng mga 5%. So, ayan guys. O, pwede ka rin naman mag-set ng target profit mo dito. So, nasa sa inyo yun guys, kung paano nyo gawin yung trading plan. Ngayon guys, ang sasabihin ko naman dito, ang consequence, kapag ka ganun yung ginagawa nyo, masasanay kayo. Yung ganun yung mga, kumaga,
ang tawag dito, hindi ka consistent, kung hindi ka consistent dun sa plan mo, malulugi at malulugi ka. Yun lang gustong sabihin dito, guys. Kasi hindi mo, kumbaga, hindi mo na siya magiging habit eh. Hindi mo na, kumbaga, kasi guys, sa trading, kailangan mo, pag nasanay ka dun sa trading plan mo, parang habit mo na siya. Parang yung hindi mo na kailangan gumawa ng listahan tulad nito na rules, ano ba yan? Entry, stop loss, target. Hindi mo na kailangan hanapin yung mga yan. Kumbaga, once na nakita mo yung market, sanay mo yung mata mo eh, di ba? Yung okay na, makikita mo na agad yung mga signals, yung mga rules, mga key points mo, kung ano yung mga ganyan mo. So ayun, ganun lang. Sana nagets nyo yung ibig kong sabihin. So, kumbaga, ang point, ang pinakabuod dito sa mga pinagsasabi ko dito is consistency. So, kailangan mo maging consistent. Ayun lang talaga, guys. Kailangan mo maging consistent. So, and ulitin ko na naman, hindi ako naging consistent ngayong week dahil sa Elliott Wave, which is very bad for me. Okay, so ayun, siguro kung gagawa ka ngayon ng rules for short entry, siguro baliktarin mo na lang din yung rules mo dun sa long. Katulad nito, mayroon tayong hindi ko lang, baka divergence na to sa MACD or sa RSI. Kumbaga, kung maghanap ka na lang, kumbaga ito, di ba? May signal tayo, create siya ng high, ay ng low, magkaroon ng breakout. El Fibonacci extension. Nakos na ba? 11:20 na, guys. Ay, nantok na ako. So, breakout and Fibonacci. So, 618. So, yun. Wala kang entry. So, good. Diba? So, yan. So, bali parang shinare ko na lang din yung trading plan ko using moving averages. Try natin. So, saan ba? Tago natin si Huni. Try natin ah. Para maging kan. Actually, ay hindi ako gumagamit. Itong MA200 kasi ginagamit ko lang to para sa trend. Pero pwede nyo rin itong gamitin. So, tingnan natin. So, ang rules ko kasi dito kay moving average, first breakout and first pullback. Kumbaga, first breakout sa moving average, first pull, nag-recreate ng high, tapos pullback and breakout. Doon yung entry point ko. So, kung dito kay MA200, siguro kung nag-hold pa ako dito. Ang problema kasi pagka hindi kasi mahilig mag-swing, guys, hindi ko kaya mag-hold nung napakatagal. So, kung dito tayo bumili ng kung dito tayo bumili, ang sabi natin, benta na tayo dito. 126% in 193 bars. So, more than 369 half a year. So, di ba? More than half a year. So, more than 6 months. So, pinahirapan sarili kung may buwan pala sa baba. So, ayan, ganyan lang, guys. Tignan natin. So, ayan, sample lang na lang natin ito. CMA200. Pero, ito, guys, ginagamit ko ditong mga Quanis C, MA20 and MA50 para mabilis lang. Hindi masyadong matagal yung ating kumbaga, parang ito kasing MA200 sa mga investor natin. Masyadong matagal. Hindi ko siya kaya. Kumbaga, hindi ako mapakali.
And I use 4 hours in one day. And mostly entry ko is long position. Hindi lang masyadong short. Pag nahirapan ka rin kasi ako mag-short sa mga short position. Pero pwede naman siya. Sampulan lang natin guys. Rule number one, breakout sa MA. Which is eto. So, breakout in MA. So, yan. Maliwanag. Breakout and pullback. So, ang pullback ko kasi guys, hindi ako masyadong ang tawag dito, nagre-rely sa mga 2-candle pullback. So, pwede naman siya. Pwede naman siyang gawin. Pero, mas gusto kasi yung parang solid na pullback. Or, what? 3 or more candles. Kasi ito, parang, hindi ko alam kung pinaglaruan lang to, ano, itong dalawang to. Kasi, pero pwede naman, kung gusto nyo, kasi meron naman tayong breakout dito. 618. Kaso nga lang, kasi mapapatagal yung ating pwede. Papatagal lang yung ating entry signal. So, yeah, try natin to. Ito kasi yung ginagawa ko kasi. Makikita natin dito. Mas gusto kasi to. Ito kasi yung so yun, yung stick na lang tayo guys sa strategy ko. First breakout and first run. Ito yung run. Actually, ito yung puro first. First breakout, first run, and first pullback. Pullback. And first breakout. Ito yung high. Ito yung breakout. So, yan. First breakout sa moving average and first run. First pullback, first breakout. So, yan. So, kumbaga, virgin. Doon tayo sa mga virgin. So, ngayon guys, ang entry naman natin, so meron na tayong rule. Diba? Ito na yung rule natin. Katulad lang din dun sa whole suit. So, meron na tayong rule. Ngayon naman, ang ating entry. So, asan yung law? Diba? Hanapin natin yung pinaka possible na law. So, meron tayong, ito, pwede siyang low. Low, higher, low. So, lap natin. Tignan natin kung abutin. So, inabot ba niya? Ito kasi problema sa Fibonacci guys. Minsan hindi naabot yung ating, kumbaga isang pitik na lang, hindi umaabot. Lalo na kung yung mga plat mo is isang pitik na lang. So, ito yung ating entry signal. Hindi siya masyadong inabot guys. So, malamang dito, kung hindi mo nabantayan, hindi ka nakapag-entry. So, sabihin na natin na pag-entry ka. Ang pag-entry ka pa rin, di ba? Actually, golden packet na rin naman ito eh. So, sabihin na lang natin na pag-entry ka, di ba? Nakapag-entry ka, na magiging ang risk reward ko kasi dito guys is 2:3. So ito yung low at 1:3 pala, sorry. Ito yung low, yan yung stop loss ko, and I'm taking long position. Entry ko is ito. So 1:3, ilang percentage yan? 15. So, magiging profit ko is dapat 45. O, diba? So, yan. Yan, mga ganyan, diba? Baga, 1:3. So, good na siya. Makikita mo pa siya kasi, guys. Bakit 1:3 or 1:2? Hindi ka lugi kahit kumbaga, may mga pass na talo ka. Hindi ka pa masyadong nalulugi sa portfolio mo kasi meron, kung ba napopondohan. So, yan. Yan lang guys. And, eto, kung masasakyan mo man to, siguro, eto, breakout dito kasi yun guys.
strong breakout din siya kasi yan. Pwede pa naman yan, pag nasakyan mo to, breakout, pwede ka ulit sumakay kasi ang lalim nung stop loss mo. Di ba? Tsaka yung entry mo, wala na. Hindi mo lang talaga siya masasakyan. Entry mo is kailan pa? Ito, wala. Kasi yung pullback hanapin mo eh, wala. Ito, itong high nito, nung nag-pullback siya dito, yun pala yung entry mo, pullback, 618. O sakto, 618. Diba? Stop loss mo, layo. Kasi yun yung low. Yun yung low mo, ito, diba? So maging stop loss mo siguro dito yung entry mo nung nakaraan. Computing nga natin, so sabihin natin ito yung stop loss mo. Tapos entry natin is dito, stop loss mo ito 33%. Ngayon kailangan mo mag gain ng 369.99, o diba mga ganyan. Pwede naman siguro 60% kasi masyadong malaki yung risk mo. Ano mga ganyan. So, pwede naman para ma-hit yung mga TP mo lang, di ba? Good naman siya. So, ganun lang guys. 11:30 na. Inabot na naman nata tayo ng isang oras. So, sana nakatulong guys yung shinare ko. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, pwede mong pindutin yung subscribe button dyan. Kung gusto mo pang makinig at matuto, or kung may naitulong ako sa'yo at gusto mong maging updated ka sa mga future video na gagawin ko pa kapag play-tripan ko lang, and hit mo na lang yung notification bell. So, kung may mga kaibigan kang gusto matutong mag-trade, mag-start sa mga basics, share mo na din tong ating video at magkaroon sila ng knowledge, strategy, or kung ano-ano pa man, kalokohan. So, ayun lang guys, palike na lang rin yung ating video. Kung nagustuhan mo, dislike mo na lang. Kung hindi, as usual. Kung ayaw mo na sa channel natin, mag-unsubscribe ka na din. Ganun lang po yun. Pero syempre, huwag ka mag-unsubscribe. Sayang din yun. And anyway, ganun lang. Ganun lang guys. Share lang natin. Wholesale strategy for long position and our trading plan. Huwag kayo masyadong maging emotional, huwag nyo masyadong dibdibin, kumbaga, yung mga trade nyong talo. Actually, ang naging mga mas emotional lang naman sa trading is yung mga natatalo. And yung mga, kung naman, okay lang naman yung mga panalo kasi, syempre, panalo ka na. And syempre, natural lang, masaya ka. So, yun yung good, kumbaga, yun yung good part sa emotion ng trading. Kumbaga, may good emotion and may bad emotion. So, ayun lang guys, and congrats sa mga naging profitable this week, and pag-pray nyo na makabawi-bawi ako. Minalas tayo guys, minalas tayo. Pero babawi tayo syempre, bawi tayo. Hindi pwedeng papatalo tayo, market lang yan, hindi ko makain ng bigas yan. So, ayun lang guys, and bye-bye na. Ingat tayo palagi, and Merry Christmas, Happy New Year, God bless, peace.